kasabay ng 78th anibersaryo ng United Nations, binigyang pagkilala ng United Nations Association of the Philippines si General Carlos P. Robolo sa malaking ambag nito sa pagpapaigding ng kapayapaan at katahimikan sa mundo. Yan ang ulat ni Su Jin Kim. Hindi maikakaila ang pighati na dulot ng mga digmaan. Hindi birong epekto nito sa mga biktima at sa isang bansa. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, tinatayang 75 milyon ang namatay. Mula sa mga abo nito, nabuo ang United Nations na ang layunin ay wag nang maulit ang malawakang digmaan at isulong ang pandaigdigang kapayapaan. War has a power to rip families apart, to decimate societies, and to challenge the essence of our humanity. But it is precisely during these times of conflict that the principles enshrined in both the UN Charter and Declaration of Human Rights emerge not just as lofty ideals, but as beacons of hope. Nitong Webes, ginugunita ang 78th anibersaryo ng UN. Kaugnay nito, isang seremonya ang idinaos sa puntod ni Carlos P. Romulo, ang kauna-unahang Asyano at Pilipino na naging Assembly President ng organisasyon. Nagsindi ng kandila sa United Nations Association of the Philippines Ambassador Rian Ramos bilang simbolo ng kapayapaan. Si Romulo rin ang nagpakilala sa Pilipinas bilang isang matatag na bansa sa United Nations. Pinalalakas ng United Nations ang kapasidad ng bawat bansa na makamtan at panatilihin ang ganap na kapayapaan. The Charter serves as a reminder of our shared responsibility to work towards a more just, equitable, and sustainable world. For peace is not a given. We have to keep fighting for it. Ayon sa UNAP, hindi matatawaran ang naging papel ng organisasyon sa pagpapaigting ng kapayapaan sa mundo. Ang Human Rights Declaration is a document signed in 1948. The freedom of assembly is part of it. The freedom of information, the right to education is part of it. So, lahat ng karapatang pantao na tinatamasa natin, the right to have a country, the right to for a peaceful assembly, lahat 'yon nakapaloob sa Universal Declaration of Human Rights at kailangan nating ma-achieve 'yon. Su Jin Kim para sa Bayan.